Ay. Ano na naman itong nababalitaan ko, Mr. President? Ha? May dumating na namang cutterhead. Yung cutterhead na yan, mga kaibigan, yan yung nagbobotas doon sa ilalim ng lupa para gawing subway. Dumating na. My God, Mr. President. Mali talaga yung pinagagawa mo sa buhay talaga. Eh. Ano bang ginagawa mo na lang? Ano bang ginagawa mo sa Pilipinas? Ha? Magbabutas ka, gagawa ka ng subway. Kaya nga hindi ginawa ng dating administrasyon yan yung paggawa ng subway. Binulsa na lang nila yung pera kasi sayang din. Kasi pag gumawa ng subway yan, paano na lang pag bumaha? Kaya nga ayaw nilang gumawa ng windmill. Paano pag walang hangin? Alam mo, nalulungkot na talaga ako sa nangyayari sa Pilipinas, ha? Alam mo ba, umiiyak ako while crying? Ha? Yun yung si BP. Alam mo naman na meron siyang tatlong daughter na puro babae. Ha? Alam mo, naaasar ako eh. Kasi wala ka ng ibang ginawang matino, Mr. President. Ha? Matino kayong taong ganyan? Simula nung umupo ka, nilinis mo yung Boracay, nilinis mo yung Manila Bay, pinagpapatay mo yung mga kriminal. Pag pinatay mo yung mga kriminal, magagalit na naman sa'yo yung mga baklang pare. Yung mga CHR, magagalit sa'yo, kumukontra. Ngayon, meron na naman bagong balita. Namatay yung isang babae dahil membro siya ng NPA, nakipaggirahan siya ng mga pulis, mga sundalo, dun kung saan man yung lugar na yun sa Mindanao o saan man. Namatay yung babae dahil membro siya ng NPA. Oh, magagalit na naman yung CHR niyan. Alam mo naman yung CHR, nagagalit yan eh, kasi dapat suportahan mo yung CHR, suportahan yung mga kriminal, suportahan yung mga rapists. Alam mo naman yung rape exists because of rapists. Oh, natatawa na lang ako na naaasar na nagagalit ako kasi simula nung umupo ka, wala ka ng ibang ginawa kundi puro pagbabago. Kaya nga nagagalit sa'yo yung mga kriminal, yung mga addict, ha? Alam mo naman yung mga addict na yan. Nagbabayad din ang buwis yung mga addict na yan. Tapos pinagpapatay. Oh, alam mo naman yung mga kabataan, yun yung pag-asa ng bayan. Oh. 'Di ba? Kaya nga ayaw nilang babaan yung kriminalidad na yung edad dun sa mga bata na gumagawa ng krimen kasi wala daw alam yun. Mm. Kaya pala ang daming mga bata na nagbubuntis kasi wala palang alam, no? No, walang alam, no. No, hoy ikaw nanonood, wala palang alam, no. Kaya pinapababa niyo yung ano, yung ayaw niyo ipababa yung edad ng mga ano na gagawa ng krimen kasi yung mga bata ngayon involved sa mga krimen. Kasi ginagamit ngayon mga bata ngayon sa paggawa ng krimen kasi nga meron nga president yung CHR nga nagagalit na naman yan, piski talaga. Alam mo, gusto ko makarating talaga sa iyo to, Tatay Digong. Ay hindi nila ako magtatay sa iyo, baka mamaya sabihin mo sa akin na feeling close naman ako. My God, I hate drugs. Naasar lang ako eh, kasi simula talaga nung umupo ka, wala ka ng ibang ginawa dito sa Pilipinas. Tingnan mo dun si, ano, Queen Elizabeth ba yun? Oh. Gusto niyang gawin ni Donald Trump na gayahin ka. Anong gagayahin sa'yo? Yung sumula nung umupo ka sa Pilipinas, yung puro na lang pagbabago yung pinagagawa mo? Hindi pwede yung ganyan. Dapat suportahan natin yung ocho diretso pa. Kasi, di ba? Dapat suportahan natin yung drugs. Kasi sa drugs kasi, yung drugs kasi ginagamit yan siya pampagising daw, pampakondisyon, ginagawa naman daw para sa tama. O, di ba? Yung drugs ginagamit, hindi yun para ano. Ay, nako. Wala talaga to si Tatay Digong. Sus, Tatay Digong. Wala ka na talagang ibang pinagagawa sa buhay. Puro na lang pagbabago yung ginagawa mo. Dumating na yung cutterhead, gagawa ng subway. Hayaan mo na lang yung huwag ka na magpasabuy-sabuy kasi bahain naman. Kita mo naman yung Espanya. Kunting ulan lang, kulang na lang, mag-surfing board ka. Hayaan mo na lang malugmok yung Pilipinas. Total, maraming kumukontra sa'yo eh. Hayaan mo na lang, palugmukin mo na yung Pilipinas. Hayaan mo yung mga taong umaasa sa gobyerno. Yung galit-galit, galit-galitan sa gobyerno, kunwari. Tapos, pag natapos yung mga train naman, sasakay-sakay. Sus! Buti pang maligsan yung mga piski na yan. Kontra ng kontra. Tapos pag nagawa naman, sasakay-sakay. Diba? Mali yan, Tatay Digong. Ayaw ng ganyan ng Pinoy. Ayaw na ayaw yung mga Pinoy ng ganyan pagbabago. Kaya nga ilang taon nalugmok yung mga piniski na yan, diba? Yung airport. Lagay na dapat Philippine Airport.
Philippine International Airport, hindi kailangan i-credit talaga yan sa pangalan nila para hindi talaga sila makalimutan. Diba? Ninoy International Airport na Pinisky. Dapat, naku, mali talaga yan. Mali. Alam mo, Tatay Digong, ako'y nalulungkot ho. Dahil simula, naku po, nalulungkot ako. My goodness, tol. Mali talaga yung ganyan yung ginagawa mo, Mr. President. Simula nung umupo, ang daming namatay. Mali yan. Dapat hindi yun sila namatay. Para meron pa silang bayad ng buwis, meron pa silang magawang krimen. Pisky talaga. Ha? Tingnan mo na, nanahimik yung idol ko, si idol Stella Marie Trillanes. Kulong, kulong, kulong. Mali talaga yung ginagawa mo, Mr. President. Kung ako sa'yo, pagkatapos yung termino mo, huwag mo nang paupuin si Inday Sara kasi ayaw na ayaw ng tao yung ipapatuloy yung mga proyekto mong ganyan. Hindi na. Kasi masarap daw yung traffic, yung walang, maganda kasi yung pira ng gobyerno, binubulsa lang. Katulad nung sinabi nung ano, isang malupit na babae na hindi ko alam, proud pa siyang unang sinabi niya, wag, pag ikaw vice presidente, wag kang mangarap maging presidente. Pero nung kailan lang, kailangan mangarap ka talagang umupo. Hindi ka na nga nanalo ng tama na legal, mangarap ka pang mahimong presidente. Hindi mo nga alam yung mga sinasabi mo. Isipin mo ba naman, yung mga tao gustong tumulong, kung sino mang gustong tumulong, hayaan natin tumulong. Pero, mas maganda daw talaga na galing yung pagtulong sa gobyerno o umpisahan ng government para daw mas ma-inspire pa yung mga taong tutulong para dun sa pagtulong kasi pag tumulong, sayang naman pag hindi tumulong, hindi nakatulong yung pagtulong. Ang lugaw mo talaga, Pinisky, ano? Ay, nako, Mr. President. Shout out ako sa iyo, Mr. President, Tatay Digong, Rodrigo Rua Duterte. Mali talaga yan, tay. Yung pagpagawa mo ng subway. yung tren, yung sa Cavite na ikaw yung nagpatuloy yung kalbo na hindi man nasagasaan hanggang ngayon. Tapos hindi man pumasok yung Otso Diritso, hindi pa bumaba yung vice presidente. Ang lupit niyo, ha? Puro kay pangako. Ang sarap niyo sampalin, hino. Alam mo, Mr. President, Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte, ako ho'y nalulungkot, may kalungkutan ho. Sapagkat, kapag natapos ho ang inyong proyekto na pinaplano niyong subway, ano ho, yung lahat po ng kumukontra sa'yo, makikisakay po yan at may kasama pang selfie. Tulok yung laway kong piski. Di ba? Oh, ano masabi mo? Kontra ng kontra. Pero pag natapos yung subway, sasakay-sakay at may kasama pang shilpi. May mahaba pang stick para kita talaga yung view. Proud, Pilipino. Pero yung wala pa yung proyekto, hindi pwede yung subway kasi yung subway na yan, paano pag bumaha? Ang sarap iuntog ng ulo ng panot na itong Pinisky na ito. Mali yan, mali. Ibalik mo yan dun. Ibalik mo yan. Tapos yung Pilipinas, ibalik mo yung mga basura kasi yung Pilipinas, tambakan lang ng basura ito eh. Para, diba? Ganun lang yun eh. Lalong-lalo na yun, shout out dun sa maling. Pag malalaking establishment, ag nagtinda ng maling, okay lang kasi may permit. Pira eh. Pero pag yung tao yung bumili ng maling, bawal, hulihin man yun. Tapos, diba? Kakabad trip lang talaga. Tatay Digong, shout out talaga ko sa inyo. Isauli nyo na yung cutter head na yan na gagawa na subway kasi babaha lang. Sayang naman, pag natapos yung subway, baka makiselfie pa si Panot. Tapos i-credit pa sa pangalan nila yan na ako talaga ang nagplano nito. Huh?